Okay guys, ngayon ay pag-aralan naman natin kung paano ba tayo mag-check at mag-maintenance ng Aldis lamp. Kasi may mga pagkakataon na hindi natin maiaalis na ang Aldis lamp ay nagiging issue sa mga port state control, nagiging isa sa mga observation. So bilang introduction, ang Aldis lamp natin sa barko ay naka-station sa loob at harapang bahagi ng bridge. Maaaring ito ay nasa gawing starboard side o gawing port side. Sa ngayon, kadalasan ay nagagamit lang natin ang Aldis lamp para magbigay babala pag may mga fishing boat na paharang-harang sa barko natin, lalo na pagka-gabi. Pero originally, ang Aldis lamp ay ginagamit hindi lang sa gabi, kundi ginagamit din ang Aldis lamp kahit sa araw, lalo na nung panahon na gumagamit pa tayo ng Morse code para makipag-usap sa kabilang barko. Ang Aldis lamp ay kasama din sa SOLAS. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, may mga pagkakataon na ito ay nagiging issue talaga sa mga port state control. No, pag hindi tayo naka-abot nun sa tinatawag na requirements ng Aldis lamp. So nagiging observation po 'yan. So tingnan muna natin ang SOLAS sa Consolidated Edition 2014 para makita natin yung mga ilang mga regulasyon na sinasabi doon patungkol sa Aldis lamp. Okay, so ito yung ating SOLAS Consolidated Edition 2014 at buksan natin, tingnan natin kung ano ang sinasabi patungkol sa Aldis lamp. Okay. Sabi rito, ito ay Chapter 5, Regulation 19, dito sa 2.2, basahin natin ang sabi dyan, all ships of 150 gross tonnage and upward, and passenger ship, irrespective of size, shall in addition to the requirements of paragraph 2.1 be fitted with. Dito sa number 2, makikita natin, oh, ang tinutukoy dito, walang iba kundi yung ating Aldis lamp. Kaya sabi ko sa inyo, nagiging observation ito ng port state control pag hindi tayo nakaabot nun sa kanilang pamantayan. Sabi dyan, a daylight signaling lamp or other means to communicate by light during day and night using an energy source of electrical power not solely dependent upon the ship's power supply. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit sa SOLAS, nakalagay yung ating Aldis lamp. Kaya nga yan ay ating chinecheck, minimaintain, kasi pag yan ay nakita ng port state control na hindi pumasa sa pamantayan o sa kanilang requirements ng SOLAS, ang mangyayari, magiging isa yan sa observation. So, balik tayo dun sa Aldis lamp, tingnan natin. So, ito yung ating Aldis lamp, no? Okay. So, ang isa sa requirement sa ating Aldis lamp ay kailangan meron siyang tatlong spare bulb. Tingnan natin. Yan. 1, 2, 3. So, meron siyang tatlo. Chine-check siyang kung talagang may laman yan, no? Now, pangalawa, ang isa sa requirements is ang ating battery dapat hindi po siya lalampas sa bigat na 7.5 kg, no? Yan ang isa sa mga requirements. At ang ating battery ay dapat kaya niyang mag-provide ng 2 oras na supply sa ating Aldis lamp. So, yan yung ilan sa mga requirements. So, paano ba natin tinetesting ito kung ang ating battery ay may laman pa? So, etong sa amin dito, may pinipindot kami rito at makikita natin dyan yung result. Okay? So, 24.5. So, malakas pa yung battery namin. So, paano naman natin malalaman kung ang ating Aldis lamp na ito ay gumagana pa? So, syempre, i-coconnect natin siya sa battery. So, ngayon, nakakonnect siya sa battery. Tingnan natin, okay yung battery. Tingnan mo natin kung okay itong Aldis lamp. So, ito yung kanyang pinakang trigger. So, kung dediretso yung natin pindutin ng trigger na hindi natin pinipress ito, wala ho tayong ilaw na makukuha. So, ipipress muna natin ito bago tayo pumindot dito.
i-press natin yung puti na yon. At yung trigger, ayan o. So, ibig sabihin, ayos yung battery, ayos din yung ating Aldis lamp. So, ganun lang to guys. Weekly natin chine-check ito. Pagka ito ay nalobat na, i-charge natin siya. So, ito yung charger namin dyan para dyan sa Aldis lamp. So, kailangan i-check din natin yan para kahit papano hindi na yan mapasama sa observation ng port state control pag tayo ay binisita. Okay guys, nawa ay kahit papano nakapagbigay ng konting idea. Thank you guys, ingat lagi.